Hello guys! Welcome back to my channel! It's me, Matet Vlog Channel. So, thank you guys for supporting my channel. So, don't forget to like and follow my page. So, guys, for today's video, I just want to share my testimony about sa kagandahan ng aking paglo-low carb. So, itong i-share ko guys, base ito sa aking experience. Dahil yung kabatch ko ay nag-message sa akin na may acid reflux daw siya. So, pareho kami ng sitwasyon. Ang kagandahan at naitulong sa akin sa ng aking paglo-low carb is nawala yung pananakit ng sikmura ko. Yun ay acid. Kasi nagpa-check up ako dati doon sa Wanchay kay doktora na acidic ako. So, yun. Ipinagbawal niya sa akin yung maaanghang. Ipinagbawal niya sa akin ang kape. Ipinagbawal niya sa akin ang yung soda or soft drinks at soda. Pero depende yan. Depende yan sa soft drinks or sa soda. Tapos, ano pa yung ipinagbawal niya sa akin? Yung mga spicy foods at saka yung mga citrus, yung mga asim. So, yun ay pag-aaralan natin. I-share ko sa inyo kung iniwasan ko nga ba yun noong nag-low carb ako. So, noong nag-start na akong nag-low carb, guys, di wala na akong kinakain na kanin. Puro na lang ako protein, gulay. Tapos, yung mga sinabi ni doktora sa akin na hindi ko kinain, na hindi ko kakainin, kinakain ko noong nag-low carb ako. So, yun yung kagandahan ng aking pag-low carb. Hindi sumakit yung sikmura ko. Kahit nagkakape ako, kahit kumakain ako ng spicy, kahit umiinom ako ng soda. Soda water yung iniinom ko. Sabi ni doktora, bawal ang soft drinks or soda. Pero noong nag-low carb ako, umiinom pa rin ako ng soda at saka lemon water. Hindi sumakit yung sikmura ko. Which is, yun yung maganda sa pag-low carb kasi tinanggal ko yung rice. Kaya kapag uminom ako ng kape or kumain ako ng spicy or uminom ako ng mga ng lemon water, soda, walang problema kasi hindi ako kumakain na ng mga carbohydrates. So yun. Yun yung ma-share ko. Tapos, yung sabi niya na kainin ko, yung hindi, sabi niya hindi ako magpapalipas ng gutom. Pagka nagutom ako, sabi niya kakain ako ng soda cracker. Pero, nag-fasting, nung nag-low carb ako, sinamahan ko pa ng intermittent fasting. So, ang ganda talaga guys, kasi ang laki ng naitulong sa akin ng pag-low carb ko kasi natanggal, nawala yung sakit ng sikmura ko. Kasi guys, ganito yun. Kapag kumain ka ng rice, tapos let's say kumain ka din ng meat na may mga matataba, tapos uminom ka pa ng soft drinks, naghalo-halo na sa loob ng tiyan, yung rice mahirap ma-digest sa loob ng tiyan natin. Tapos, halimbawa, pag na-digest yun, ang kinalabasan nun is sugar sa loob ng tiyan natin. So, yun. Ang naiwan doon is sugar. Tapos, uminom ka ng soft drinks or kumain ka pa ng prutas na orange, yun, naghalo-halo na. So, parang yung pakiramdam mo is burp ka ng burp na mapait yung panlasa mo. Yun ay acidic, guys. Yun yung naramdaman ko dati noong hindi ko pa
hindi pa ako nag-start na nag-low carb. Kasi dati, kumakain ako ng, every time na kumakain ako ng kanin, tapos deep fried na chicken, tapos spicy. Yan yung ayaw na ayaw ng may acid reflux. Yan yung palagi kong nararamdaman, guys. Kaya iniwasan ko totally yung kanin. Hindi na ako nagra-rice. Kaya thanks God, hindi na naulit yung pagsakit ng sikmura ko, yung acidic ko. Hindi na siya sumigi, na sumakit. So, yun. Thank you batch Rowena Masi. Dahil pinaalala mo sa akin ito, kaya na-share ko at nagawan ko ng video. So sana makatulong sa'yo. Yung pag-low carb mo, dahan-dahanin mo lang, huwag mong biglain. Oo, sabi nga ng doktor, kapag may acid reflux ka, huwag kang magpalipas ng gutom. Yun yung mga advice nila. So more on fiber ka, like oatmeal, yun yung mga sabi nila na mga kakainin, oatmeal or mga biscuit, ganyan. Pero yan guys, yan is mataas din yung carbohydrates. So pagka na digest yan sa loob ng tiyan natin, ang kinalabasan yan is sugar pa rin. So tapos mabilis kang magutom sa oatmeal din. Kaya itry mo batch na kumain lang ng more on protein. Start, wag mong biglain yung sarili mo. Start ka muna ng like 10 hours na pag-fasting. 10 hours. Kahit 3 times a day ka na kumain, basta walang rice. Ang kainin mo lang is more on protein ka and more on vegetables. Like green leafy vegetables. Tapos yung green leafy vegetables at saka yung mga cauliflower, yung mga ganun, mga broccoli, yung mga ganun, yung mga more on fiber na mga vegetables. Yung prutas, yung sabi mo na kung okay lang na kumain ka ng prutas, okay lang sa'yo na kumain ka ng prutas, pero wag masyadong madaming prutas, lalo na yung banana at saka yung apple. Pwede kang kumain naman yan, pero half-half lang. Kalakalahati lang, wag buo. Kasi mataas din ang sugar niyan at mataas din ang carbohydrates ng mga prutas na yan. Kaya dahan-dahan lang, kahit yung mga grapes. Like yung grapes, mga 10 pieces, ganun lang. Wag mong biglain. Yun. Pwede kang kumain ng mga yun, pero unti-unti lang. Yun. Yun ang maipapayo ko sa'yo. Kasi pareho tayo ng sitwasyon. Tapos, yan. Magbawas ka ng timbang mo. Yan ang importante para gumaan yung pakiramdam mo. Ganyan yung ginawa ko. Kaya, ngayon, hindi na sumisigi yung ano ko. Pero, kasi minsan, pagka Sunday, hindi ko maiwasan din pag nag-day off. Lalo na pagyayain ako ng kasama ko na kumain minsan dyan sa mga fast food sa KFC. Minsan napapakain ako ng rice. Tapos yun, sumisigi talaga yung acidic ko. Kaya kung maaari, ayaw ko nang kumain dyan sa labas kung minsan. Pero no choice. Pinagbibigyan ko na lang yung kaibigan ko para may kasama siyang kumain. Kaya yun lang yung maipayo ko sa'yo. Keep on watching on my videos. Panoorin mo lahat yung mga videos ko mula nung nag-umpisa ako. Panoorin mo at ganun ang gawin mo. Makakatulong yun sa'yo. Yun. Thank you so much. Bye-bye.